Naging matagumpay bayan ang pagdalo ni Paulo Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo kung saan nakakuha ang Pangulo dagda sa 14 bilyong pisong investment pledges mula sa bansang Japan. Ang buong detalye sa ulat ni Alan Francisco. Matagumpay ang naging pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Japan sa pagdalo niya sa ASEAN-Japan Commemorative Summit sa Tokyo. Sa katunayan, ayon mismo kay Pangulong Marcos, 14 billion pesos na pledges o pangakong investment mula sa mga kumpanya sa Japan ang nagpahayag ng interes na mamuhunan sa Pilipinas. May mga Japanese company din mula sa naunang pagbisita ng Pangulo sa Japan noong Pebrero ang nagbigay ng update kay President Marcos. I think the number that was given to us today, for today, just for those pledges. Pledge pa lang ito, ah. But at least meron na tayong, may opening na tayo. Nine companies, but to the value of 14 billion. Pesos. But some of these are extensions of already existing contracts. Mag-expand lang sila ng operation nila. But the more important part is 200,000+ new jobs. That's also an enormous part of the... Yeah. Dahil dito, inaasahang higit 200,000 na mga bagong trabaho ang mabubuksan. Ang mga sektor na ito ay mula sa sektor ng semiconductor, healthcare, infrastructure at iba pa. Semiconductors, healthcare, of course infrastructure, very on presence ng Japanese infrastructure development is very very high profile. But security, agri, ano pa bang napag-usapan natin? Filters, yes. Yeah, but many of these projects that the investments that they're bringing in are not only for the Philippine market, they are also for foreign markets. So that will also improve our external balance of payments. Nais namang pataasin ng Pilipinas ang ambag nito sa global creative industry market sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa mga bansang gaya ng Japan sa pag-usulong ng sustainability at innovation. Dito ay kinilala rin ng Pangulo ang efforts ni First Lady Liza Marcos sa pagsuporta sa indigenous textiles, design services, MSME at iba pa. Nanawagan din ng Pangulo sa ASEAN-Japan Summit na magkaroon ng 10-year roadmap para sa new technologies and climate resilient plans para matiyak ang food security sa rehiyon. Hinikayat ng Pilipinas ang ASEAN at Japan na kumilos para mabawasan ang carbon emission, pagkataguyod ng renewable energy at iba pa. Nakikita ni Pangulong Marcos ang isang maliwanag na hinaharap para sa aniyay matagumpay na pagutulungan ang Japan at ASEAN. Sinabi naman niya ito sa kanyang talumpati sa Heart to Heart Partners Across Generations event kung saan nagbaliktanaw siya sa kontribusyon ng Japan sa peace and stability sa rehiyon. Tinukoy rin ng Pangulo ang mga programa sa Pilipinas na nagtataguyod ng kapakanan ng mga kabataan sa tulong ng Japan tulad ng Genesis Program at Sports for Tomorrow Program. Dumalo kagabi si Pangulong Marcos at First Lady Liza sa gala dinner. Nasaksihan din ng Pangulo ang pagpapailaw sa iconic na Tokyo Tower sa sidelines ng ASEAN-Japan Commemorative Summit. Pinailawan ng Tokyo Tower ng red, yellow at blue na siyang mga kulay ng ASEAN flag at ang Commemorative Summit logo bilang pagibigay pugay ng Japan sa pagbisita ng mga ASEAN leader at sa pag-alala sa 5 dekadang matibay na samahan sa pagitan ng Japan at ang mga bansa sa Timog Silangang Asya. Bibisita rin si Pangulong Marcos sa Imperial Palace kina Japan Emperor Naruhito at Empress Masako. Ngayong gabi naman, ang nakatakdang pagbalik sa Pilipinas ng punong ehekutibo. Mula sa Tokyo, Japan, Alan Francisco, para sa Bayan.